Sa isang malayong sityo sa Lambak, Cagayan, matatagpuan ang tribo ng mga katutubong Agta. Ito ay matatagpuan sa Barangay Kalasitan, Santo Niño, Cagayan. Kinakailangang mong tahakin ang lubak-lubak at napakahabang daan bago marating ang kanilang tahanan. Pagbungad pa lang ng daan patungo sa kanilang kinalalagyan, kapansin-pansin na ang berdeng kagubatan. Sa aking paglalakbay, aking nakilala ang nag-iisang katutubong tanod na si Tatay Rizal Itapang. Ayon sa kanya, nanggaling daw siya sa barangay hall at katatapos lang ng kanyang duty. Nabaling ang aking atensyon sa isang magandang tulay na nagdudugtong sa lugar ng mga ita at sentro ng kanilang barangay. Pagdating ko sa kanilang tahanan, hiyaw at halakhak ng mga batang naglalaro ang aking nadatnan. Hindi ko pinalipas ang anumang pagkakataon. Aking kinausap ang mag-asawang Itapan tungkol sa kanila. Tinanong ko sa kanila ang kasaysayan nila at iba pa. Bintisays kami ng bubong. Di damdamo. Digan kami ti bantay. Di kabakiran. Di timputi rebok. Pungkuna na. Ang kami makararatar. Kuhin kami ng militar. Tulinda kami. May pwede. Basta din na nagbalo ti panunot da. Dati kunada nga 6-pack ko na dun sa day mawatan ti soldado ti agigan ti banbantay. Kasi na di mapalimit ti rumori din. Napang kami pala si Kalaw. Tata, di dati nga taga-itoy kami, di tatatang mi, di taga-itoy nga talaga. Hindi po tayo di matmatay dahil sa digay agigyan kami sa bandantay na ka. Bandantay nga rin tipagbiray kami sa tipag alam tipi ng pagbiyag. Aling o kas dahil. Agan anak ti, aling o sanggo. Isa, kung ko na nagsilo ti abuyo. Lagi dahil ti obrami di ti bantay, bakbakin. Hindi ko nak nga riribok yun. Meron ramang kami mit na magulo. Ang kami, dati nga bunggoy, han nga nagsisina. Nagkukuy blat ka, oray kasanuri ka. Oray, napagpaltogan kami ti dagitan ni helicopter. Kung kuna na, edi, ito talaga na padpadasan amin. Kasi naapuan kami nga, nasina-sina. Nagkukuy kami lahat, awan na sa ikanya, may awan na tayo. Natay, ando na tayo, ngayon na tayo ti sakit. Kapsot na na talaga yun. At di ata kami to, ima, napang kami to, di naglimlim yun, di panawin. Ang dami ni pastor men. So, namit yung magbaga iti sa saan ni Apo Diyos. So, nga tata, nalimpyo kami na kasla. Awan ti kasla naglabasan nga program ay di gulo. Ayan, pag-uag dati, video umami, video lang ti siya. May ranamit nga awan ti kanimin, hindi ata ubog at ti pagalis pa mo nga pagalag ti kan. Sukat ti kanimin. Ubog, kada agulong. Ti pagbiyagam ni dadamit yung paala ti kasta
kaayatan damit nga si Daim. So, inhaang kami umay makalaala nga 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 ipaala damit ikwa gumatang. Daim, kaslay banal. Bungso, do iso nalata do mati sa uti banag sa umi nga agay. Akin ding nakilala si Kuya Edwin Baginat. Siya ay kilalang kilala dahil sa galing niyang mga aso. Pinakita pa nga niya ang kanyang ginagamit na pana. Saan lang sa polo at naalam na kanya kaya to? Siya ang kauna-unahang Aita na nanirahan sa Kalasitan. Kinatatakutan noon ng mga Aita ang lugar na Kalasitan dahil sa mga militar. Ngunit dahil sa kanyang tapang at determinasyon, sa huli, ito ang kanilang naging tahanan. Madami siyang responsibilidad sa buhay. Kabilang na dito, ang pagpapanatili niya na malinis ang supply ng kanilang tubig. Yung nasurusuro nga lesson ko na po dahil sa ag-survive na iuray nagbiag na simple kinaldawal daw mo ka nagbiag mabalintang nagbiag uray ka dito simple lang na kasapulan ikinaldawal daw na panagbiag yung kadwa nasursuro ka na kuwala iti agbiag ka dito kabakiran. Nasursuro iti agrimedyo kada iti tiyempo nga maawanan ta. Nasursuro tamit nga ibaba ti bagbagita. Ibaba iti standard ti panagbiag. Tapno lang maka-connect uno maka-relate ta kada iti panagbiag da. Nasursuro mo't kadakwada iti rikna iti magundawayan. Rik na nga nga maawawanan ket masapul nga iti tiyempo nga awanan ta santa nga maawanan tinamnama iti tiyempo ti crisis malasatan da ket di met ti may nga adal kanya nga uri ti tiyempo ti crisis no kaya dagiti aita nga agbiag ket makasurvive da sakto lakit din diya iti may isang mahadal ko kada kuwada iti panagyan ko kada kuwada iti around 10 years na kada kuwada sinusurok mo't ida nga rinispeto at respeto mo't insubadahan niya sinusurok ida nga pinagserbian at pinagserbian dakmat sinusurok mo't ida nga tinungpal at tungpalin dakmat kibiyag mi ti dating community kahit naragsak awan ti reservation awan ti nagbabagitan ken ishare no anya ti adda kung gaano kasimple ang kanilang buhay at kung gaano nila binabanat ang kanilang buto para magkaroon ng sariling pagkain. Sa aking pag-uwi, ang simpleng pagpulot ng mga kalat sa paligid ang naging ugat upang matawag silang disiplinado. Lagi nating tandaan na sila ay gawa ng poong may kapal. Huwag natin silang ituring na mas mababa. Itigil ang diskriminasyon dahil sila rin ay tao. Tanggalin natin sa ating isipan na sila ay ita lamang. Isipin natin sila ay ita at may patutunguhan.